Magandang tanghali po mga kabayan. Habang po tayo ay naglalakbay sa daang ito, at tuloy-tuloy po yung ating misyon sa tanghaling tapat mga kabayan. No? Meron tayong isang bata na nagtitinda. Ayan po mga kabayan, nakita natin, napakasipag na bata mga kabayan. At mainit po yung kanyang pwesto. Ayan, nakalatag yung kanyang mga paninda. Ano-ano kaya ang mga paninda sa batang iyan? Kaya tara mga kabayan, samahan nyo po ang buong team sa tanghaling ito. Hello! Hi, nak! Magandang tanghali! Paninda mo yan? Wow! Ang sipag mo naman! Anong pangalan mo? Lalaine? Ni Lane. Ilang taon ka na ni Lane? 10 years old? Tapos nagtitinda ka na ng mga kalkag, ang tawag. Tapos itong munggo, kalabasa. Doon. Tapos may mga, wow, ang sarap naman yan. Black beans, white beans. Tapos ang sarap ng tuyo, may bawang at kamote. Bakit ang sipag-sipag mo magtinda, Lane? Kasi po, ano, para po may baunin po ko. May baunin kayo? Nag-aaral na ikaw? Anong grade ka na, anak? Grade 10 po. Grade 3? Bakit panganay ka ba? Hindi po. Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po naman. 6. Tapos pang ilan ka? Pang-apat. Pang-apat. Bakit kung hindi ka magtitinda, wala kang pang-baon? Meron din naman po. Oh, tapos, bukod doon sa pang-baon mo, bakit nagsipag ka magtinda? May sakit po yung mama. Anong sakit ng mama mo, Lane? Na-stroke po siya. Na-stroke siya. Tapos, hindi na siya nakakalakad? Nakakalakad naman. Nakakalakad siya. So ngayon, nasa inyo ngayon. Kaya ikaw ay nagtitinda bukod doon sa may pangbaon ka sa pag-aaral mo, makatulong ka din kay mama mo. Naawa ka kay mama? Ha? Pati sa mga ading mo? Nag-aaral din ba ang mga ading mo? Opo. Anong trabaho ni papa? Nagbubukid lang po. Ha? Nagbubukid. Tapos ikaw, dito. Anong oras ka nandito para magtinda? Mga ano po, mga umaga po. Umaga? Dito ka umaga, tapos hanggang anong oras ka dito? Mga tanghali lang. Mga tanghali. Ikaw lang dito? Ikaw lang magtinda? Wala kang kasama? May kasama po. May kasama. Pero, dito, tulad kanina naabutan kita, mag-isa ka lang, nakaupo dyan, kahit mainit, hindi mo iniinda, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagbabantay sa paninda mo. No, Lane? Kumusta ang buhay-buhay ni mama at saka ni papa? Okay lang. Ha? Okay lang po. Okay lang. Gaano mo ka-love si mama? Bakit ikaw nagtitinda dito, Lane? Love-love mo ba si mama? O ngayon may sakit si mama, anong sasabihin mo kay mama? Mama, magpagaling po kayo. So, nakakaawa mga kabayan, nakakaawa na nakakahanga yung mga batang tulad nila. No? Yung ibang bata, mga kabayan, ano lang, naglalaro, no? Mahawak ng cellphone, naglalaro, puro gadget, puro laro. Pero ang katulad ni Lane na 10 years old mga kabayan, hindi siya naglalaro. Naglalaro siya dito sa paninda niya kung paano niya maibenta. Umuupo dito sa isang maliit na lilim, no, nasa tabi ng kalsada at kasama niya at tabi-tabi niya yung kanyang mga paninda. Kasi mga kabayan, may rason po pala dahil may sakit yung nanay niya at yung tatay naman niya ay nasa bukid nagtatrabaho. 6 sila magkakapatid, no. Ang ginagawa ni Lane na kahit papaano kumita siya at makatulong siya doon sa pamilya. Ito ba yung kita dito minsan, Lane? Ito ba yung kita dito, Lane, ay hindi lang pambaon mo, tinutulong at binibigay mo rin kay mama or kay papa? O anong binibili mo pag marami ka ng benta? Bumibili po ako ng pagkain namin. Ulam. Ulam at? Pagkain po namin. Bigas. Sinama lang po ako dito ng tita ko. Sinama ka lang ng tita mo.
Tapos kumbaga, itong paninda ay hindi sa iyo. Pinabantay ka lang dito and then binibigyan ka lang. Para magbantay dito, magkano naman ang binibigay ng tita mo? Minsan po 70 ganun. 70 pesos. So yung 70 pesos, yan po yung ibibigay ni mama mo para pambili niyo po ng pagkain. Paano pag may pasok ka? Ano po? Hindi naman po ako ma-absent. Pumapasok ka kasi may face-to-face lang, ganun. Pero madalas namang walang face-to-face, di ba? Pag wala kang face-to-face, ito, nagtitinda ka para kumita ka. Tapos pag may face-to-face, talagang pumapasok ka. Anong gusto mong paglaki mo, Conan? Teacher po. Teacher. Bakit gusto mo maging teacher? Para po may maturuan po ako ng mga bata. Mga bata. At syempre, maturuan mo yung mga bata. Plus, matulungan mo rin sila mama at papa. Ganon. Ayan. So, magkano to yung ganito, Lin? Halimbawa, isang kalabasa, magkano ganito? 40. Tapos itong kalkag? 20 isang balo. Tapos dito sa munggo mo? 20. Itong maliit, 10. 20 rin. Bakit mali? Kukunti. Tapos yung black beans saka white beans, 20 din. Yung tuyo mo? 40. Mahal na talaga ang tuyo ngayon. Kahit tuyo, 40 na. Okay, sige Lin. Para madagdagan yung kita mo, bibilhin ko na to. Ayan. Tapos, ito, isang pangsahog. And then, dalawang munggo. Ito. Sige. Ayan. So ayan, grabe mga kabayan, no, sa murang edad. Yung ibang bata, gaya ng sinabi ko na naglalaro, pero sila hindi mga kabayan. Kung nilalaro nila yung utak nila kung paano sila kumita para may pambaong sa school at makatulong sa mga magulang nila. Lalong-lalo na ngayon na may sakit yung kanyang mga magulang at anim sila at yung kanyang tatay, ano lang naman ang kita sa bukid. Minsan, wala pa. Kaya gumagawa ng paraan si Lane para matulungan yung kanyang magulang. Okay, Lane? Ito? Okay, Lane, ito na yung 100. Bukod pa riyan, meron kaming surprise sa inyo. So ayan, Lane, meron ka ng isang sakong bigas dyan at assorted groceries natin. So, matutuwa si mama mo maya pag uwi mo na meron ka ng daladalang pagkain, no? At hindi lang 70 pesos ang iuwi mo mamaya. Sobra-sobra pa. At bukod pa dyan sa groceries natin, at isang sakong bigas, isang tray na itlog, meron ka pang cash. Oh, sayo yan, ha, Lane? At pag uwi mo mamaya, pagdating mo ng bahay, sasabihin mo kay mama, mama, bibili tayo ng masarap na ulam na hindi lang noodles, na hindi lang itlog. Bibili naman tayo ng masarap para pagsalo-saluhan natin. Ha? Natuwa ka ba? Masaya ka ba, anak? O, diba? Hindi napigilan ni Lin yung iyak. Kanina talagang gusto nang tumulo yung luha niya. Gusto na siyang iiyak pero pinipigilan niya. Ngayon na nakatanggap siya ng pera at nakatanggap siya ng biyaya na hindi niya akalain. At sabi pa ng mga nakakakilala kay Lin dito, talaga itong bata talaga ay napakasipag daw. No, napakasipag, walang reklamo, gumagawa daw ng paraan para makatulong sa pamilya niya. Ako'y napahanga at hindi ako nagkamali na bumaba yung ating team at nilapitan natin at kinausap natin si Lane. Halata naman natin talaga sa mukha ni Lane, no, batang masipag, marunong tumulong sa magulang niya. Paglaki nito mga kabayan, ako may mararating ito sa buhay. Bukod sa masipag din mag-aral mga kabayan, malamang malayo ang mararating pag mga ganitong klaseng bata pa lang natuto na
no, natuto na sila sa buhay-buhay. O anong feeling mo ngayon? Anong feeling mo ngayon na meron ka ng pera at saka meron ka pang biyaya surprise ni mama mamaya? Masaya po. Bakit masaya ka na? Meron na po kami pagka. Meron ka ng pagka. Marami po. So meron na naman tayong napasaya na bata na masipag magtinda dito sa tabi ng kalsada kahit napakainit. Kaya maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta sa aking munting adikain. Ito po yung ating nagagawa araw-araw na walang sawang pag-iikot at paghahanap sa mga tulad nilang masisipag. No, hindi lang seniors, hindi lang nanay, ate, kuya, no, kundi meron pang mga bata na tulad ni Lane na napakasipag magtinda para makatulong sa pamilya. Maraming salamat po dahil lahat po kayo mga kababayan, lahat ng aking mga sponsors, no, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, lahat po kayo ay nakaambag sa aking munting adikain. Kaya salamat sa inyong pagsama sa walang sawang panunod without skipping ads. Okay, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal, Ma'am Katrina and Sir Carl De Los Santos, silent sponsor from Bohol, Ma'am Myrna and Sir Don from Texas, USA, na taga Bugalyon, Pangasinan, and Sir Nestor Lazaro ng Rome, Italy. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal, sa inyong ginintuang puso, naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw, naway ibigyan pa tayo ng karakasan ng katawan sa araw-araw, naway ibigyan pa tayo ng mahabang buhay, upang sa ganun marami pa tayong matulungan na kagaya nila. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pag-share and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po, gabi sa sol. Bye, Lynn! Ayan. So ayan po mga kababayan, kasi umuwi sila pag ganitong after lunch, umuwi sila lunch time, and then sinusundo para kunin itong mga paninda, so sasabay na si Lane. So ganyan po ang araw-araw routine ni Lane pag walang pasok sa school, hinahatid siya dito sa pwesto, and then sinusundo din siya tuwing uwian na. Napakasipag na bata, no? At hindi lang tayo yung nakasaksi na masipag na bata, pati yung nakakilala sa kanya at yung customer nila dito talagang nagsabi sa atin na napakasipag na bata, tumutulong para sa pamilya. Okay, Ling, ha? Pero yung pag-aaral mo, mag-aaral ka rin, anak, ha? Okay.